Ito nga mga idol ang naging dahilan ni Otto Porter Jr. kung bakit nga siya umalis sa team ng Golden State Warriors. Sa kanyang mga sinabi sa kanyang interview, sinabi niya mga idol una, ilang beses niya na nga rin doon kasi mga idol na kalaban itong team ng Toronto nung naglalaro pa siya para sa Washington at gusto niya nga daw yung city. He loved the city at yung asawa niya nga rin daw ay dito nang galing. Mahirap nga rin daw yung kanyang ginawang desisyon, nanalo nga daw sila ng championship dito at ine-expect nga daw ng marami na babalik ang lahat ng Golden State Warriors player, iraranit bank nga nila ito. At inulit pa nga neto ni Otto Porter na it was a tough decision. Dagdag niya pa na bagong opportunity nga daw itong nabigay sa kanya na mapunta siya sa Toronto. At syempre na dun pa nga rin daw ang kanyang aspiration, ang pangarap na manalo ng championship. At isa na ring dahilan kasi dyan mga idol, malaki ang inoffer sa kanya netong Raptors. 2 years, 12.4 million, 6.2 million kada taon. Samantalang ang inoffer ng Golden State Warriors mga idol ay veteran minimum lamang, halos 2 milyon mahigit. So times 3 ang inoffer netong ang Toronto Raptors kaysa nga sa kanyang team na Golden State Warriors, kaya napili niya na nga rin lumipat ng team. Pamilyar nga daw siya dito sa lugar ng Toronto, taga dun pa yung kanyang asawa, tapos malaki pa ang ibabayad sa kanya. Kaya mga idol, hindi na rin natin na masisisi itong si Otto Porter Jr. Napakaganda ng opportunity na lumapit na nga sa kanya at ginrab niya ngayon. At ayun, pumunta na siya sa team ng Raptors. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi niyo sa mga dahilan ni Otto Porter? Komento niyo lamang ang inyong mga opinion. At ito namang si James Harden mga idol, ginaya nga si LeBron James. Sabi nga neto ni Adrian Wojnarowski na ito nga daw si Harden mga idol ay naupo kasama ang front office ng Sixers at pinag-usapan nga nila mga idol ang paraan para nga improve ang kanilang roster. Di ba't dyan nga mga idol kilala itong si LeBron James. May masasabi nga siya mga idol, may boses siya pagdating sa front office ng isang team. Pinapakinggan nga siya mga idol ang mga GM ng kanyang mga nagiging teams at sinusunod nila si LeBron kung ano ang kanyang gusto. At yan nga mga idol ang ginawa ni James Harden ngayon sa kanyang bagong team na Sixers. Hindi naman masama yan mga idol dahil natural na yan sa mga NBA teams na kasama nga nila ang kanilang mga superstars, ang kanilang mga franchise player sa pagde-desisyon niya kung sino ang mga player na kanilang kukuwanin, sino ang kanilang mga player na paaalisin na. Kaya nga mga idol, di ba't nakita natin ang move ng Sixers? Parang pabor na pabor kay James Harden. Kinawa si PJ Tucker at si Danwell House na kanyang ang former teammates. At sa ating next balita naman mga idol, isang malaking revelasyon kay Kevin Durant. Sinabi ni Adrian Wojnarowski na maaari nga daw, posible na magstay na lang itong si Kevin Durant sa team ng Brooklyn. Kapag nga daw kasi mga idol, umabot pa ng pagkatagal-tagal itong trade request ni Kevin Durant sa isang buwan, umabot pa ng September sa kanilang training camp, ay baka kausapin nga daw muli ng Nets itong si KD mga idol at kumbinsihin na magstay na lang kapag wala nga silang trade offer na nagustuhan. Hindi naman daw kasi kailangan magmadali netong ang team ng Brooklyn ayon kay Adrian Wojnarowski sa pagtitrade nga dito kay KD. Hanggat hindi nga daw satisfy ang team ng Brooklyn sa magiging kapalit ni KD sa trade, ay pwede nga silang humindi ng humindi. 4 years pa nga ang kontrata neto ni Kevin Durant mga idol sa kanila. Kaya nga pwedeng gawin ng Brooklyn Nets kung ano man ang kanilang maging desisyon. At totoo rin naman yan talaga mga idol, may posibilidad itong si KD na magstay na lang dito sa Nets. Alam naman natin ang presyo ni KD. Sobrang laki niya ng mga idol at kinakailangan niya ng ibang mga NBA teams na ibigay halos lahat ng kanilang asset. Makuha lang si Kevin Durant. Eh kung makuha naman siya mga idol kaso naubos naman yung mga player, naubos yung mga picks, eh parang wala rin. Hindi rin nalipat si KD sa isang championship contending team na kanyang ang hiling. Kaya nga siguro mga idol, kapag hindi rin nagustuhan ni Kevin Durant yung kanyang paglilipatan na team, hindi rin tataas yung kanyang chance na manalo ng championship, ay baka mapag-isip-isip niya, mas okay na sigurong magstay ako dito sa team ng Brooklyn Nets at syempre siguradong mag-i-stay din yan si Kyrie Irving. Kaya naman mga idol, itong sinabi ni Adrian Wojnarowski na maaaring magstay nga daw si KD sa team ng Nets ay isang aring posibilidad. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!